Hello guys, welcome to my another video. Sa mga hindi pa po nag-subscribe, please subscribe to my channel para po sa inspired po tayo gumawa ng video, and also hit the notification button, mag-comment na rin po kayo para po madagdagan ang ating subscriber. So ito po yung aking newly finished unit na 80-seater, 80-hatcher, semi-automatic unit. Ayan po siya. So ang control po niya is itong XH-W3002. Ayan po. Ayan siya. So ito ang lubog niya. Buksan natin. Ayan po siya. Ayan. So ito yung kanyang egg setter. Ayan po. Removable po siya. Yung kanyang hot sink tray, removable din po. Ayan po yung ating hot sink tray. Ayan. Ganyan po siya. Tapos ang lagayan ng tubig nasa ilalim. Pwede po to siya sa manok, pwede po sa itik, pwede sa pugo, depende sa gagamitan. Itong design na to is para sa manok. So, ang bawat row nito is 8 piraso. So, ang ginagawa ko dito para sa design na to, ang itlog na to, sinusukat ko kung gaano ka laki. Yan, hindi rin pwedeng masyadong malaki, hindi rin pwedeng masyadong maliit. At ang taas ng roller niya, hindi rin pwedeng masyadong mataas. Kung katamtaman lang, kung makikita nyo, almost 1 cm lang from sa screen. Ganyan. So, ang operation nito, 3 times a day, hinihila yung wire na ka-attach dito sa ating egg setter. Kung mapapansin niyo, may wire dito. Ayan, so, hihilain yan sa umaga, isa. Ganyan ang paghila. May wire na ka-attach yan sa labas. Ganyan na. Yan, ito siya yung wire. So, sa umaga, isang hila. Ayan, dandahan. Ayan siya. Sa tanghali naman, isa ulit. Dandahan lang din. Ayan. At sa gabi, isa rin ulit bago matulog. Ganyan ang style ng unit na to. Ayan, maganda rin to magpisa. Mayroon ang ating heater na ginagamit dito is bulb lang. Ayan, ito yung 50 watts bulb. Ito rin. At saka yung ating fan, yung 4 inches, 220 volts fan. Ganyan pong ating ginagamit dito. Ayan. So, ang sukat naman nito, ang sukat nito, papakita ko sa inyo. Ayan, ito kasi laminated na to eh. Marin plywood pa rin to. Laminated na kasi to. So, sa sunod na video nito, aking ipapakita sa inyo kung paano buuhin yung buong box. Papakita ko lang yung sukat. Laminated to siya ng formica. So, ang sukat nito, ito, makikita ninyo. Tingnan natin, ha. Yan is 56 cm. Ayan, ang length niya. At ang width niya is 70 cm. Makikita ninyo, ganyan. Saka, ang height niya. Ayan, tingnan natin ang height. Is 43 cm. Yan po yung sukat niyan. Saka itong unit na to, mayroon na tong built-in candler. Ito po, yan. So, during 10th day of your incubation, pwede po nyo titingnan kung may laman yung itlog. Wala. Sa mga gustong gumawa rin po, ito, isa po tong printer. Gusto nyo din yung gumawa kayo nito. Yan. So, pwede po kayong gumawa pag gusto nyo. Ito, tuturuan ko kayo kung paano. Ito siya. So, marine plywood lang to. Ang, sa mga nagtatanong kung ano daw to, ito yung angle na mabibili natin sa mga glass shop. Ito siya. Yan yung ginagawa ko at nilalagay ko sa gilid para protection na rin na hindi masisira agad itong formica. Yan. At saka sa mga nagtatanong rin na mas maganda yung 220 volts na gamitin po ninyo na pan, hindi na kayo yung 12 volts para isang direkta lang. Ang airflow, magdidepende ito kasi, ang airflow nito kasi, pababa siya. So, magdidepende yan sa height nito. Kung para lumakas o humina, magdidepende yan sa nilalagay na paa doon sa pan. Ganyan po ang pag-control ng airflow. Yan po siya. So, ang ating sensor naman ng thermostat, dito natin nilalagay sa gilid. Dahil ang airflow nito, ayan pa sa lahat ng area, pababa, tapos
So, para siyang pagbaba niya, kakalat yung hangin, ganyan. Pagbaba ng airflow dyan, kakalat yung hangin dito sa kabila. Nakalat din dito sa kabila. So, babalik yan dyan. Mayroon siyang maliit na butas doon para sa intake niya. At sa baba dyan, sa bandang hot air, mayroon din isa. Kung makikita ninyo, ayan, makikita mo, gumagalaw siya dahil sa hangin. Yan po yan. Importante po ang hangin para sa hot stability ng ating log. Dahil force blower po itong klase incubator, so hangin po ang nagdadala. Yan. So ngayon, papakita ko rin sa inyo kung paano natin isiset itong ating ginagamit na 3002 thermostat. Piliin na lang din ninyo po yung pag gumamit kayo, yung 220 volts na rin para hindi na rin kayo bibili pa ng ano, ng power supply. So, ang una nyong pindutin ito, yung unang button, yan, malalabas ang P0. Ipindutin nyo ulit. Yan. So, lalabas to, pwede na nyong magalaw yan. So, ang entry na, ang ini-entry ko sa P0 is 37.2. So, yan po ang ini-enter ko dyan sa P0. Dito naman, pag hintayin po natin mag-blink, pagkatapos ng blink, nalak na yon. So, pindutin natin ulit itong isang button. Ito. Tapos, pindutin natin ang upper button, lalabas ang P1. So, sa P1, pindutin natin ulit, P1, ganyan, magbiblink siya. So, ang lalabas dyan, 40 yan sa pag-default setting kasi niya, pag binili nyo, 40 kasi yon. Saka dito sa P0, sa pagbili nyo, 25 yan nakalabas dyan, ganyan. Ayan, pagka pinindot nyo yan, kasi dito, nilagyan ko na kasi ng entry. Pag pinindot nyo kasi ito, lalabas dito, 25. Tapos ito namang P1, pag pinindot nyo, lalabas dyan, 40. So sa P1, isisit yan natin ng 37.8. Ayan, so sakasa natin. 37.8. Sa P0 naman, ganyan, pindutin natin ulit, pindutin natin ganyan, 37.2 ang nilalagay ko. So para malaman natin kung tama yung ginagawa natin dyan, hintayin natin na ang entry dito aabot sa ating sinet na time. So mamamatay siya sa 37.8, babalik siya ng siga sa 37.2. Tapos dapat mag-coincide siya doon sa ating thermometer na nilalagay natin dito. Dito. So dapat mag-coincide siya dyan. So hintayin natin. So pag nag-coincide siya dyan, malakas naman ang hangin, malalaman. Pag 37.5 nandito, 100 Fahrenheit siya dito, ang sa ilalim, susunod siya dahil ang hangin galing sa kanya, pagbaba na dyan, 37 na. So, sakto na ang ating setting. So, hintayin natin. Pag nag-off siya, makikita natin kung naabot ba natin yung 100 doon sa nilagay nating thermometer. So, ganyan. Papakita ko yung kabuuhan unit. Ganyan yan. Ganyan siya kalaki. Sa mga next video ko po, papakita ko rin po sa inyo kung paano ginagawa ang para sa itik. Saka kung gusto nyo pong gumawa ng mga balutan, mag-subscribe po kayo dahil papakita ko rin po kung paano gagawa ng pambalot na incubator na hindi na kailangan iikot ang yung mga itlog. Yung nakastidi lang siya, nakalagay lang sa tray, magiging balot siya after 18 days. Ganyan. So, gagawa tayo niyan. Papakita ko sa inyo lahat. So, ulit, naanyayahan ko po kayo na isubscribe ang ating channel. Mag-comment na rin po kayo. I-hit nyo rin po yung ating notification button para tuloy-tuloy po ang ating pag-upload ng mga video para sa mga tips, paano mag-incubate, paano gumawa ng balot, paano pagtaas ng hot stability, at paano rin po mag-adjust ng mga thermostat na iba't ibang klaseng thermostat. Paano rin po mag-design ng tamang pag-design ng incubator at tamang sukat ng hangin para talaga makapisa kayo. Ganyan po tayo. Ayan, nag-off na po siya. So, titingnan po natin kung nag-coincide yung ating seating, kung wala. So, ayan, makikita po natin yan. Makikita ninyo 100 talaga.
Yan, so papakita taon ulit ha. Yan, 100 talaga siya. So sakto na yan. Itong klaseng seating ko na 3722, 3728, pinaka the best seating to na napapansin ko sa mga ginawa kong incubator. Sa ganitong klaseng thermostat, mapa 3001 man, mapa XH-3001 or 3002, ganito po talaga. Ang medyo naman disadvantage na ito, pagka palaging nagba-brown out, mabilis masira itong klaseng thermostat. Ganyan. So, ipapakita ko sa inyo sa sunod na video kung anong klase at saang klase. Marami kasing lumalabas dito na iba-iba kasi ang laman nito. May mga madaling masira, may mga matagal masira. Depende po sa design. Ganyan. So, maraming salamat po at sana subaybayan nyo ang aking channel, ang aking YouTube channel, para po makabigay rin tayo ng mga tips paano natin ginagawa yung ating incubator.